It's that time of the day naman. Good morning, breakfast tayo. Tapos ko lang mag-walking kaya basang-basa yung aking buhok dahil at pawis na pawis. So for breakfast, yan. Konting veggie hotdog, yung nori pa rin. Egg, pero egg white lang yung kakainin ko. Yung yolk sa mga babies. Fried rice. May mga babies nakabang na, si Panther. Si Winnie. Ayun, si Bebe Girl na natakpang ko. Mamaya nga pala magpapa second opinion ako. Pero teleconsult lang. Kasi, wait lang, set up ko yung tripod. Magpapa second opinion ako mamaya teleconsult. Naka-schedule ng 7 p.m. Tirang coffee ko pala kahapon nung nag-drive-thru kami sa BK. Yung dahilan kung ba't sa may pakiramdam ko. Pero konti na lang may natira sa ubusin ko. Yun, para lang may, alam niyo yun, may second opinion tayo. Sa mga iniinom kong gamot. And mamayang 9 a.m. Ano pa lang 8, meron pa akong 1 hour. Meron kaming meeting with the builder. Doon sa aming ano. Bahay sa Rizal. Kasi pinadala na sa amin yung quote ng bill of materials, ba tawag doon? Over budget. So titignan namin kung ano pwedeng gawin para mapababa siya ng konti. Para sumakto sa budget namin. Tapos ng secret, sasabihin ko sa house area. Hindi ko sasabihin dito. Anyway, breakfast muna. Pagtapos na. So, 20% yes, so, matitira. So, yung 10% po is magiging, yun po yung magiging final payment. Good morning! Kakatapos ko lang mag-walking. Mga 30 minutes din. Tapos si Paul nag-aano ng pool dun. Naglilinis kasi darating si Mama ngayong tomorrow. Darating si Mama bukas. Sabi niya palinis kay Paul yung pool para magsiswimming-swimming kami. Tapos magbabarbecue sila. Kasi silang dalawa lang naman ni Paul kumakain ng karne. So silang dalawa magbabarbecue. Ayun, so, yan. After ito, mag-breakfast na rin ako. Magluluto pa nga ako eh. So, pasok na nga ako. Ayan, mag-hi tayo kay Paul. Ayun, naglilinis. Mainit na. Magsisilangag ako yung natira kagabing kanin. Walang kasawa ang fried rice at itlog. Pero minsan fried rice lang. Tapos nori. O minsan nagbabutter garlic ako mix veggies. Tapos fried rice pa rin. So yung ulam yung talagang inaano ko. Sinasalit-salit ko din naman. Tapos yung egg. Egg white lang yung kinakain ko. So hindi naman makolesterol. Kasi yung kolesterol nasa egg yolk naman. Tapos binibigay ko yung sa mga malalaking babies yung egg yolk, pero hati-hati sila para hindi rin sila masyadong mataas sa cholesterol. Pero may kakain na ako. Wala na naman tayong masyadong ganap for today kasi mag-work lang naman ako. Bukas pa pagdating ni Mama. Yun, magiging busy tayo. Ngayon, ano lang, work, the usual routine. Yung mga buhok ng babe. Ang init pa ng fried rice ko. Lagi ako may lemon water. May kalmo na ako. Magandang gabi sa inyo. Gabi na uli ako makapag-vlog after ko mag-vlog kaninang umaga.
ang daming ginawa. Ang daming nangyari. Bale, to make the story short, kailangan namin maghanap ng bahay na malilipatan by ano, end of October. So, kanina, naghanap-hanap na agad kami. Kasi, ano, gagamitin na yung bahay nung bumili. So, yun. And, sakto rin naman kasi malapit na rin kaming mag-start ng pagpapagawa dun. So, kailangan din naman naming bantayan. Mahirap din kasi walang bantay. I mean, at least pupunta-puntahan. Hindi naman yung bantay na talagang nandun kami 24/7. Pupunta-puntahan lang, ganun. Kung anong progress everyday. At gusto ko rin yun ma-vlog. So, tamang-tama. Kasi dati, ang original plan namin ay salitan. Kunyari, 1 week ako doon, 1 week si Mahal dito. Eh, siya, hindi naman siya pala vlog. So, ngayon, kung nandun din ako malapit, may vlog-vlog ko talaga yung progress. So, masasama natin sa house series. Gagawa pa nga kami ng isang video doon sa costing. Para may nagtatanong kasi doon sa comment section nung last time kung magkano ang gastos ng ganyang kagandang bahay. Yung talaga yung term. Hindi ko muna sinagot kasi nga wala pang costing doon. Tsaka yun, gagawin din namin yun ng video. So yan, kung may alam kayo, yun nga pala. Laguna, San Pablo, Nagcarlan. Siyempre, Rizal, taga doon kami. Pwede na rin ng Alaminos, pwede na rin ang Lipa, Dolores, Quezon, pwede na rin, kinoconsider na rin namin. Liliw, Mahayhay, Magdalena, basta yung ano, less than 1 hour man lang na malapit yung biyahe. Ganun. Nung parang December, nag-post na ako ng ganun eh. Wala namang nag-comment. So, baka sakali ngayon, baka meron. Yun. So, ayun, medyo nalungkot din kami kasi kailangan na talaga namin ano, lumipat. At, ayun, at the same time, excited kasi magpapagawa na ng bahay. Mag-a-apply na ng building permit. Natapos na kasi lahat ng kailangan sa plans at design. So, yun na yung next step. Building permit application. Mga Meralco, mga tubig, kung ano man yung tubig dun. Kung anong tawag, I mean. Pero Meralco tayo dun, ano? Oo, Meralco. Ayun. Sasama namin kayo sa aming journey, pati yung paghahanap ng malilipatan. O, kasama natin yan sa house serie kasi. Kung nanonood din kayo kay Mikey Bustos, ano rin, nag-rent din sila ng bahay malapit dun sa pinagpapagawaan ng bahay nila. Oo, hindi sila nag-stay sa Manila. So, I think, kailangan din talaga namin gawin yun. Ayun. Malungkot lang talaga ako kasi si Bailey, ano, karamihan ng for rent, ayaw ng pets, what more, baboy. So, ang ginawa namin, nagka-crowdsourcing kami. Yun ba pala, baka meron sa inyong pwedeng kumupkup pansamantala. Hindi naman pang habang buhay. Habang ginagawa lang yung bahay namin. Kasi yung mga house or apartment for rent, hindi talaga tatanggap ng baboy. So, kung meron kayong farm, or meron kayong backyard na malaki, or meron kayong piggery, may extra space doon, pwede naman namin i-rent. Huwag niyo po isasabay sa ano sa gagawing ano, pambenta. Pwede. Pwede namin i-rent. Tapos magpapadala kami ng pang food niya. Okay. Yung bahay naman namin, ano, mga 7 months yung nasa contract na gagawin. So, yun. 7 to 8 months siguro. Tapos, paggawa ni bahay namin, susunduin na uli namin siya kasi meron naman siyang sariling kwarto talaga dun sa amin.
Sinama talaga namin yun sa design. Ayun lang. Medyo down lang kami ngayong araw kasi nabigla rin kami. Tapos, nataranta kami. Dahil, kailangan maghanap. Siyempre, yung 2 months na binigay sa amin, hindi naman kailangan sagarin yun na, ay, last week of October, pwedeng kahit hanggang doon makahanap tayo. Eh, kasi yung process ng paglilipat, di ba, matagal din. Maghahakot ng gamit, ganun. Magbebenta rin kami ng mga gamit, yung mga hindi namin dadalin, at hindi bibili nung bumili ng bahay, kasi iba bibili niya, kagaya ng mga aircon. Pero yung mga hindi niya bibili, ibibenta namin. So, matagal din yun. O yun, ipopost ko na lang din pag naayos na namin yung garage sale namin. May mga oven, mga ganun, mga initan ng tubig, ano pa ba, mga damit, sapatos, mga bags, maleta, oo, baka may interesado sa inyo sa maleta, tas malapit kayo dito. Wag shipping kasi yung maleta, ang mahal i-ship to. Anyway, yun lang. Kakain na rin muna kami kasi ano na, mag-7 na ba? Mm-hmm. Mag-7 p.m. na. Ay, nalulungkot pa rin ako. Pero ganun talaga ang life. Alam naman namin darating yung time na kailangan na talaga namin umalis. And lately, na-stress din naman na talaga kami dito. Kasi bumaha ng 3 beses ba yun? Kahit wala namang ulan. Tapos, sobrang traffic dahil may mga ginagawang kalsada. Nag-brownout dahil marami naka-jumper. Tapos, nagkakasakit kaming lahat. Masikip yung kalsada. Pero okay lang yung sikip ng kalsada kung maganda eh. Hindi eh. Mahina ang kuryente, oo. Eh kasi nga, yung load na kukuha ng ibang naka-jumper, kaya mahina yung kuryente dito. So, okay na rin, di ba? So, yun lang, good night. Ang dami ko lang nakwento. Chloe, good night ka na rin. Bili nyo na rin yan, sama yan sa garage. Yan. 2M po si Chloe. Going once. Going twice. Ano mo yung susunod? Hindi ko alam. Sold. Ganun. So yun. Good night.